Magkahiwalay po na sunog ang sumalubong naman sa Metro Manila sa unang Lunes ng buwan ng Mayo. Unang nasunog ang isang talipapa maghahating gabi-kagabi sa Valenzuela City. Nauwi naman sa trahedya ang sunog kaninang alas 5 ng umaga sa isang residential area sa Quezon City nang masawi ang 8 katao. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Village A, Barangay UP Campus, Quezon City, bandang alas 5 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Pahirapan ang pagpasok ng mga bumbero dahil mga iskinita lang ang papasukan. Ang iba pumuesto na sa bubong. Agad na inakyat ng BFP ang ikalawang alarma. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Pero si mga pulinaryo walang nailigtas. Nagtamu pa siya ng sugat sa braso. Pagtayo ko, pag ganun ko, may apoy na. Kaya sigaw na ako sa mga kaano ko. Kasama ang bahay, gising kayo, labas kayo, may sunog. May mga sugat din sa braso at binti si Emrys Richard na natutulog pa raw na sumiklabang sunog. Pagising ko po, nasusunog ni. Ayun po eh. Tapos tumalo na lang po ako palabas. Tapos kumuha po ang timba, tapos sinagis ko. Tapos lumalasik sa akin yung mga nahuhulog sa taas. Si Josette kasama ang isang taong gulang niyang anak na babae. Wala rin silang naisalbang gamit. May narinig akong pumutok. Paglabas ko, paggising ko, may grabe na yung usok pumasok sa amin. Kaya po lumabas kami ng anak ko. Habang ang mag-asawang ito nakayapak pa, iisang electric fan lang daw ang nailigtas nila. Paggising ko, bisunugan laks na nga po yung sa kapitbahay namin. Isang bahay lang pagitan eh. Yun. Natalantan lang kami, din namin alam kung anong kukunin na namin. Idineklara ang fire under control pasado alas 6:30 ng umaga. Sa paghupa ng apoy, tumambad ang bangkay ng 8 residente. 6 sa kanila magkakamag-anak. Posible raw hindi nakalabas sa mga biktima dahil iisa lang ang pasukan at labasan sa bahay. Hindi na po natin sila makilala kasi charged beyond recognition po sila. Yung 6 po nagumpukan doon sa passageway na doon sila na-trap sila. Yung 2 naman medyo may kalayuan, mga kulang-kulang 5 metro, doon naman po sa bintana na dapat nila gustong labasan na doon naman po sila inabot ng pagka-suffocation. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang senior citizen at kanilang apo. Sa bahay daw nila tumakbo ang kaanak na babae at 2 niyang anak. Gusto mong iligtas, hindi mong mailigtas. Ang buong pag-asa kasi siguro nung mag-iina, kaya tumakbo doon sa taas, doon sa bahay ng tiyahin ko, na ang buong pag-asa nila hindi aabutin yung bahay ng tiyahin ko. So, doon sila natrap kasi wala nang daanan po doon eh. Ayon sa BFP, nasa 80 bahay ang natupo. Apektado ang 250 pamilya. Inaalam pa raw nilang sanhin ang apoy. Nagsimula po ang apoy doon po sa bedroom, sa second floor. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na napula matapos ang 2 oras. Ganito namang kalaki ang apoy na sumiklab sa hilera ng mga tindahan sa isang talipapa sa Barangay Viente Reales, Valenzuela, mag-alas 11:30 kagabi. Agad na iniakyat ng BFP ang ikalawang alarma. Kwento ng mga residente, sarado na ang mga tindahan na mangyari ang sunog. Nakita ko lang po is yung upusok na po siya. Tapos po mabilis na umapoy. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na. Pagsilip ko po, umuusok na to sa may pagitan ng isdaan tsaka nung gulayan. Ang bilis niyan kumalat. Ang bilis niyang maya-maya nagliyab na, lakas ng apoy talaga. Nadamay rin ang isang paupahang kwarto sa likuran. Buti na lang nakalabas si Mang Elando na natutulog doon. Lagising ako, nagsisigawan. Bumaba ako, nakita ko nag-aapoy, di bumalik ako. Hindi ko alam kung anong isasalba ko. Naisip ko lang na yung TV, etc. Then pagbaba ko, nagbaba ako ng switch para baka ako magkaroon ng problema. Pagbaba ko po, bigla po ang lakas ng apoy. Biglang-bigla po talaga, kaya wala akong magawa. Ayon sa BFP, kabilang sa mga nasunog ang magkakadikit na tindahan ng mga cellphone, gulay at isda. Yung pinagsimulan pa po, iniimbitsiga pa po natin kasi dikit-dikit po yung stall. Inaano po namin kung saan po talaga nag-umpisa yung sunog. Walang nasugatan sa sunog na napula matapos ang halos isang oras. James Agustin, GMA News. Mga kapuso, kung may sunog, huwag pong magpapanik. Pero kailangan ding mabilis ang kilos. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, kapag may sunog, isara ang pinto ng nasusunog na lugar para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Huwag bubuksan ang doorknob o handle kung mainit.
Sakali namang umakyat ang usok ay huminga ng mabagal, gumamit po ng basang tela at takpan ng ilong at bibig para makaiwas sa suffocation. Kapag natrap naman sa nasusunog na lugar, magtungo sa lugar na malapit sa bintana o kaya'y sa labasan. At kung nasusunog naman ang damit, gawin ang stop, drop, and roll. Agad din pong tumawag ng bumbero. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa Mga Kapuso Abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.